Wow, it's a beautiful day! And ako, makikigolfing ako for today. Kasi balita ko dito daw, parating naglalagi. Ang isa sa pinagkakaguluhan talaga ng lahat ng mga babae nung mga panahon namin. But sorry girls, because siya lang naman mismo ang magtuturo sa akin ng paggo-golf. Oh, handa na ba kayo? Dahil ako, handa na! Ayun na siya, oh! Ayun, oh! Hindi ba siya yan? Aha! Nahuli din kita! Kung saan ka nagtatago! Wow naman! Mabuti naman, naabutan kong humampas talaga sa bola at lumipad talaga. Diba? Eh kung nahuli kong hindi mo natamaan. Nangyayari ba yun sa'yo? Nangyayari. No way. At taong bahay kami dito ngayon. Totoo ba? Dito ka talaga naglalagay? Yes, oo. Wow. Pangtanggal stress. Nakakatanggal talaga siya ng stress. Parang wala ka sa Campaginaldo. Hindi, malaking bagay, lalo-lalo na pag nag-stroll ka lang. So, kaya nga ginagawa namin, naglalakad kami instead of using the car, yung golf cart. Correct! Kaya hindi nagbabago ang itsura. Yan. So, mamaya pag-uusapan natin, ang daming pinagdaanan. Ito ang hindi alam ng marami, ha? Kasi marami nang hindi nakakaalala, no? Mm-hmm. Na talagang dati... Lalo-lalo na yung mga kabataan. At halos hindi siya nagbago. Ang Life and Times ni Randy Santiago, syempre, dito pa rin sa Corina Interviews. And Mr. Randy Santiago is on the golf course. Ano ba? Mr. Randy Santiago, Mr. Ratsky, Mr. Shades, Mr. Babaero. Palakpakan ulit tayo sa Babaero! Bago na ako, ha? Bago na ako. Alalang, Mr. Alalang. Private Eyes. Mr. Private Eyes. And soon, Mr. Icon. Yeah. Di ba? Kumusta ka na? Ayos na ayos, ma'am. Totoo ba? How will I call you, Tita? Tita Corina. Kakapakin kita. Kung gusto mo, ngayon na eh. Tayo tayo dun tayong dalawa. Pagkita ko sa kanya, sabi ko, wow, hindi ka talaga nagbabago. Na-maintain yung kapayatan mo. Yung face mo, hindi bumabagsak. Sa skin naman, hindi ka pa naman nagpapaganon. Wala akong mga saksak. Talaga ba? Oh. Wala kang tsuktsak? Wala. Oh, galing. Tsaka may mga kulubot-kulubot na rin kahit pa paano. Natatakpan na lang ng shades. Oo nga. Oh, dito naman sa Bila. Anong nila? Ay, wala! Wala? Wala! Natural na natural yan. Bunutin mo. Sige, bunutin mo. Ang galing. Oh, hindi sumasama. Hindi, oo. Wow, hindi siya piluka. Bakit ang kapal pa rin ang buhok mo? Eh, we owe that to the parents. Pablo Santiago, Shelito, yung buong clan namin, medyo mabuhok. Buti na lang. Kasi kahit si Direk Ruel, ano, kapal pa rin ang buhok kakapal niya. Ang kakapal ng face. Buti na lang. Face. Buti na lang. Buhok lang ang makapal sa amin. At saka pitaka. Claim it. Pero what's your secret? Bakit mukha ka pa rin bata? A lot of exercise. Kasi siyempre, medyo, ayun nga, katulad na sinasabi ko, tumatanda na tayo, di ba? We'll have to take good care of our health. So what's your sport? Ano yung workout mo? Sa ngayon, pero nag-golf. We try to play like weekly, pero halimbawa, kasi nag-treadmill naman ako, kahit pa paano nag-workout ako. I see. Yes. Oh, good. Okay. So sa pagkain naman, walang bawal sa'yo. Yung pa rin ang kain mo, tulad ng dati. Mahilig ako sa steak eh. Pero ngayon, siyempre, papunta ng concert, medyo tinanggal ko muna yun. Kailangan medyo payat tayo. Saka muna pinanganak. Pinanganak sa Maynila. Maynila. Lourdes Hospital. Uy, malapit yan ka sa bahay namin dati.
Santa Mesa. Santa Mesa. Santa Mesa, Manila. Yes. Taga Vima pa kami noon. Yun. So doon ka pinanganak. Doon ako pinanganak. And ilan kayong magkakapatid? Malaking pamilya ito eh. Anim po. So ako ang panganay, followed by Direk Roel, pagkatapos Ria, pagkatapos si Rayleigh Santiago, tapos sino ba? Rachel, pagkatapos Raymart, ang bunso. At ito ay isang showbiz family, right? Si Direk Pablo. Yes. O ayan, big star sa mga bisita parati sa bahay. Like for example, nag-umpisa kasi si FPJ, Ninong Rani dahil ninong ko siya. So, yun yung mga low-waist gang, tawag sa kanila low-waist gang. Andun yung FPJ, Fernando Po Jr., andun si Salvi Shornak, nandun si Bertin Labras, Butch Bautista. Pumasok sila Chiquito at kung sino-sino pa. Naku, low-waist gang talaga. Naalala ko mabababa talaga ang mga ano nila, sinturon. Bertin Labra, ang dami nun. Bertin Labra. Okay, ang naaalala mo na karanasan mo kay FPJ? Sila rin, Mart, ang tawag niya, Bopol, mga ganon. Pag yung mga, huy, Bopol, halika dito, mga ganon. Yung mga tawag-tawag. Ako yung unang pelikula ko, ako yung hawak nilang anak eh. Nung sanggol ako, yun yung una kong pelikula. Ginawa, I don't remember the movie, pero ako yung sanggol. Eh, mama kasi, artista rin, si Shelito Legaspi. Ah. So, dun, naging ano rin siya, partner ni Ninong Ran. Ninong Ran. Most of the movies ni Ninong Rani, ang Papa Pablo ang director. Ah, so, okay. Yun. Kaya, so, lumaki ka sa set? Yes. Ayun. So, doon ba nagsimula ang pangarap sa kashowbizan? Hindi ko ipinangarap kasi maging artista dahil nga doon sa medyo... Sa nangyari sa'yo? Sa nangyari sa mata ko. Teka muna, nung kabataan mo nangyari yung sa mata mo? Yes. Okay, so pag-usapan natin. Ano ba talaga ang kwento na yung isa mong mata na injured? I was in grade 2 nung nasa San Beda ako. So, hindi namin alam kung bakit nagkaroon ng cyst sa loob, dun sa loob mismo, sa loob ng talukap pa. So, yun. So, medyo nung tinignan ng doktor, kailangan operahin. Absent ako eh, sa eskwelahan. So, I had to stop para pagpahil siya, no? So, kailangan ako mag-grade 2 ulit. Pero yung first operation, pantay yung mata ko. Pantay yung mata ko. Oh. Yung pangalawang operation, medyo naputol yung litid. Parang kurtina siya eh. Oh. So yung pag ginaganan yung mata, pag bubukas ang mata mo, nagaganan, di ba? Oh. So yun, eto, naputol. Ah. Accidental. Aksidente naman. So kaya medyo gumanon yung parang ganon. So, parang sumarado. Medyo. Ito parang ganito. Hindi niya ilalabas. Pagkatapos, I had to transfer to LaSalle. Green Hills lang kami. So, okay, you were how old? Pag grade 2 ba, usually ano? Grade 2, 8. So, mga 10 na ako. Paano naging epekto sa'yo nung bata ka tapos nagkaganon yung mata mo? So, in other words, yung mga kaklase ko, kunyari 10 years old ako, mga 8 years old sila. So, hindi ako nakaranas ng i-bully. Kasi mas malaki ako sa kanila. All throughout my life, walang bumuli sa akin. So masasabi mo ba na yung personality mong yon mula kabataan, nadala mo yun nadala hanggang? Ko. Yes. Ah, kaya siguro medyo masayahin din ako dahil hindi ako nagpapa-affect sa mga ganun. Kumbaga, hindi ka nagpapatalo sa buhay. Yes. Right? Yes. Parang you refuse to be a victim. Correct, yeah. Right, yes. Right. Pero yung shades mo, bata ka pa lang ba, nagsha-shades ka na? I started wearing shades nung high school yata, pero lighter shades nung sa Green Hills. So, medyo nako-conscious na ako. Eh, siyempre, yung mga nanliligaw-ligaw na kami. Kundirana days na yun. Ay, alam ko yan. Oo, kundirana. Oo. I was wearing, ang sinusuot ko dati yung mga Ray-Ban na, yung mga tawag dati, photochromic. Right. Pag yung medyo maliwanag, dumidilim. Oo. Pagkatapos, pag gabi naman, lumiliwanag. Correct. Oh. Paano mo nalaman na magaling kang kumanta? Grade school, isipin mo, nasa Glee Club ako. Pagkatapos ng high school, kundirana. Right. So, ito ngayong kundirana days mo, very formative sa'yo yan. Yes. Right? What is the most important part of that training, you think? For you to get in kundirana, kasi third year and fourth year lang ang pwede. So para makapasok ka doon sa kundirana, halimbawa sasabihin, sa third year, ang kailangan namin 5, pero mag-audition mga 100.
mga ganun. Wow. Kailangan, una, during that time, papadalin ka ng, ng plaka, yung 45. Sasayaw ka muna. Kailangan, hindi pa naririnig yung boses mo, ha? Kailangan magaling kang sumayaw. So, Anong sasayawin mo? Ay, ito naman. Tinitingnan nila yung paano ka sa... Paano ka gumalaw? Gumalaw ka sa stage, pagkatapos. After that, tatanggat, trim down nila yon. Pagkatapos kantahan, papakantahin ka. Pag nakapasa ka doon sa dalawa yon, acting naman. So, yun, tatlo. Pag nalusutan mo yung tatlo, at saka magaling ka, kumbirana ka. Tapos Q Production, I was doing yung mga Pippin as lead, the lead player. Hay nako, pinanood ko siya sa Pippin. Totoo? Yeah, we've got magic to do. Oh, alam ko yan. Nag-produce pa ako ng Pippin, ha? Talaga? Yeah, later on, sa Meral, Fabregas. Sa Meralco yun. Meralco, yes. So I did Pippin. I was in first year college yata. Pero most of the, yung cast ng Pippin, mga high school yun. Right. Pero parati kang lead. Alam mo, lead. Mm. Kasi pinag-uusapan talaga noon, lahat ng mga magkakabatch o yung mga babae sa girls' schools, alam nila pag Lasal, aabangan na si Randy Santiago. Yan. Yeah, totoo yun. Totoo yun. No? So, kailan ang sikada? Kasi marireveal yung edad ko dito, pero hindi bale. May Google na. Wala na tayong pag-asang magtago. Ano ka ba? May Google na. 83 ako nag-graduate. Okay. So right after graduation, yun, binubuo na ng, kasi mga members naman ng De La Salle Choral, yung Sikada Band. So yun, na-form namin yung banda. Kung saan nang galing si Boji Dasig. Oh. Ale, nasa langit na ba? Although hindi naman siya sa Lasal, pero hugot-hugot na kami nung nagpa-audition kami. Boji Dasig. Asawa ni Mama Odette Quesada. Boji Dasig. Ale, yun. Pagkatap, sana dalawang puso ko siya yun. Of course, Willie Revillium. Diyan nagsimula si Willie. Sikada. Wow, I didn't know 83, that. 83. Kasi sa tavern ko na siya napapanood noon. Yun, doon kasi kami tumutugtog sa tavern on the square. I see. Okay. Pero nakasama ko si Willie sa ano lang, sa Singapore. Ah. At saka roommate kami. Sikada was big, ah? Yes. It was particularly big in the club scene. Correct, yeah. Right? Pinupuntahan talaga every weekend, date place, ganyan. And then, medyo dismayado tatay mo. Kasi 280 pesos lang ang kinikita mo kada araw. Ano ba yun? 280 pesos? Ay, siguro sabi niya, pinag-aral kita sa Lasal. Pagkatapos, kakanta-kanta ka, di ba? So, I was earning 280 actually. Pero pag mga special show, umaabot naman kami ng 1,000 plus. Okay. Oo. Pero yun. Doon pala sa iinumin mo, ubos na yung pera mo. Actually, kasi aabuti kami madaling araw. Correct. So kakainin at iinumin din namin. Correct, diba? Ubus din. Oh, but you enjoyed it. I did. How many years ang Sikada? Sila humabahaba, pero I stayed with them for 3 years. Bakit mo sila iniwan after 3 years? Binigyan ako ng ABS-CBN ng show, itong ang Triple Treat. Ah, yan na yung pinanganak ang ABS-CBN. Yes. Sabay tayo. 1986, yun yun. Yes, yung pagbukas ng ABS-CBN. Yun, yun na yun. Oh. Kami, Gino Padilla, ando si Kino, ako, pagkatapos ando Miss Regine Velasquez, kasama natin. I remember, nasa news kami noon. Ano yung mga hit mo noon? Doon pinanganak yung Hindi Magbabago. Mm-mm. Can you imagine, ganun na nga pala katanda yung kantang yan? 1986. Pero hanggang ngayon, talagang laman pa rin siya ng video, okay? Yes, no? Sabihin nila, pag mga nakikilala mo, sabi niya, Raj, ginamit ko panligaw yung kanta mo, laking bagay. Mga ganun. Pagkatapos. Dapat may royalty. Oo nga. Kaya Tats Faustino naman, utang natin yan, Tats Faustino. Ah, siyang gumawa. Yes. Ah. Until, sabi ko, pwede naman akong makagawa ng kanta. Inumpisahan ko na to write my songs. Right. Yun yung Babaero. Ay, malapit kasi sa puso niya ang pagiging babaero. Kaya siya yung sumulat nun. So, nakikita ko kasi mga kaibigan ko na laging pinagbibintangan. Kaya sinulat ko para sa kanila. Okay. Alam mo, yung pagiging babaero ni Randy,
malalaman nyo na ang mga kwento sa aming pagbabalik. Umamin ka. Yes. Makapag-denial king ka lang. De! I-eject kita dyan. De! Okay. Tinola mo, hinahanda lang yung pang-araw-araw, hindi para sa special occasion. Ay! Special ang aking tinola. Bakit naging special ito? Dahil sa ingredients. Daffy! Nasaan ka Daffy? Wala pa rin ba talaga nakakita niya kay Daffy? Ano si Daffy? Ang sarap na itong tinola mo, lalo na ito yung chicken, ah. Mm. Ah, hindi. Hindi yan chicken. Pato yan. Pato? Ah. Ang ibig kong sabihin, yung kinain ko si Daffy ko! Financial guru and a successful social entrepreneur who founded the Social Enterprise Development Partnerships will let us in the world of cooperatives as an investment vehicle. Learn about the functions of cooperatives and how it helps small entrepreneurs access financing as they open for business. Itong investment na ito ang pang-retirement, pangpatayo ng bahay, pagpaaral sa aking anak. Kaya mo ba talagang ilagay yan sa isang investment na pwede kang malugi? So, you go into safer investments. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Alam namin ang iyong... Ang makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Yes. O Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! So, let's just always choose to be kind. Kada umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Los Angeles, Las Vegas, Nevada, España, Paris, France, United Kingdom, Washington, D.C., London, Bureau, Papua New Guinea, in New York, Washington, D.C., Pumata ng Aguila. Grabe! Okay, anong feeling? Anong feeling? Alam mo, sabi ko nga, I want to be a rock star. A singer. Kasi ang mga kanta ninyo, naiiwan long after you're gone, right? So anong feeling na ganun wild ang audience mo habang kumakanta ka? Sa totoo lang ah, hindi pumasok sa utak ko yun eh. Only because siguro yung pamilya namin, di ba we were surrounded by all the artistas already. So lumalaki akong kasama ko yung mga crew. Akong kabarkada ng mga crew. Sa lahat ng mga ginagawa namin pelikula as assistant director, as production manager. So yun, so medyo pag sinasabi mo nakatapak tayo sa lupa, talagang nakatapak tayo sa lupa kahit ano na mangyari. Wow. So until now, we carry that. Talaga so, ba? So you mean throughout all that... Hysteria. Everyone was hysterical, superstar. Kaya nga na uso yung Howie Boys. Yeah. Kasi pag dumadaan na si Randy, kailangan hawiin ng tao kung di siya makakarating sa point B from point A, right? At saka inaalagaan nilang hindi matanggal yung shades. Kasi iba talagang pinipitik yung minsan yung hindi sa likod.
So anong ginagawa mo? Nilalagyan mo ng... Hindi, wala. Talagang iniiwasan lang nila na kasi siyempre mga gusto nilang makuha yung shades, di ba? Para may souvenir. Tsaka may mystery kasi ano? May souvenir. May mystery, di ba? Sa sobra nilang pagka-obsessed sa shades, pati ba naman yung 5 piso nilalagyan ng drawing ng shades? Sino ba yun? Si Emilio Aguinaldo ba yun? Dino-drawing talaga? Ano nangyari? Na trouble kaya yata dun sa gobyerno? Umabot sa pagkakataon na pinahinto talaga ng ano Central Bank na huwag nyo nang gagawin, kung hindi namin tatanggapin yan. Talaga. As in lahat talaga ng 5 piso, makikita mo, ang dami ko na ipon. Talaga? Ang dami ko na ipon. So parang naging wave na lahat ng 5 piso, lagyan natin ng shades. Ginawa talaga. Wow. So ang dami ko na ipon na yung iba naka-frame, nilagay ko sa Ratsky, yung mga ganon. And one of which, si Francis Magalona naman ang gumawa, na binigay sa akin na may pirma. Ah. At yan ang nakatago sa wallet ko. Wow. Yeah. Parang swerte, no? Na laminated, ah. Nilaminate ko para hindi masira. That's great. Ma'am Corina, hindi itong wallet sa pantalon ko, ah. Oh, sobrang malaki niyan. Pang ano na to, yung mga kung mga anis-anis. Ang kapal ng wallet. Yeah. Parang yung buhok. Puro resibo lang yan. Wow. Ayun. Ayan. Oh. Okay ba? May yo. Yan, dalawang pirma niyan dito and at saka doon. Nakapirma si Francis. Galing. Francis M ang gumawa niya. Yeah, wow. Yan, kaya yan ang tine-treasure ko. So, hinihintay mong tumaas ang halaga bago mo mataas ibenta. Mataas na to. Totoo? Mm-hmm. Wow. Eh, siyempre, mas tataas to pag wala na ako. Huwag kang ganyan. Pamana sa mga anak. So, obsessed sila sa itsura mo beyond the shades, right? Teka muna, sino yung mga... Always remember, 27 years old lang ako noon. Panindigan mo na. Ay, nanonood. Iba yung itsura ko noon. Guys, iba yung itsura ko. Mahaba lang ang buhok mo noon. Ngayon, ganun pa rin. Sino yung mga Howie boys mo noon? Sikat na rin ang mga Howie boys mo eh. Sino-sino ang mga Howie boys mo? Dennis Padilla. Ah, Dennis. John Cuenco. Oh. Di ba? Si Ching Kitan. Howie, pero hindi. Totoo. Ching Kitan, pero wala siyang ganito. Pero, obsessed talaga ang buong Pilipinas noon sa pagbili ng shades. Nauubos ang mga shades sa mga eskaparate sa department store. Pero ang gusto nila yung shades mo. Dati ang sinusuot ko, Balorama yung pag-ganun. Oo. Pero ngayon, when I do television, mas lighter. Kasi napunta ka na rin sa noontime show. Diba? Ang tagal mo rin as a host, right? Lunch date. Yes. Nauna lunch date, 1987. So, for so long, lunch date ang noontime ko. Pagkatapos pinalitan ng Salo-Salo Together. After Salo-Salo Together, lipat ako ng Channel 2 naman, di ba? I did the Sharon Cuneta Show. Kung kasama ko si Herbert, pagkatapos, sino ko ba? Ayun, si Tita Shawi. In between, ginawa ko pa ang Vilma VIP. Pagkatapos, bago yata ako mag-Sharon, sabi ko, pagkatapos, meron pa akong loveliness. Oo nga. Ikaw ang favorite leading man ng mga babaeng may sariling variety show. Uso na ng variety show, Pag-uusapan na kasi natin dito yung mga girlfriend mo eh. Yeah. Balik tayo sa babaero. Bakit ba na... Alam mo, parang sa totoong buhay, babaero talaga siya. Merong Pops Fernandez. O yan. Totoo ba yon? Naririnig namin yon. Oy, si Pops mismo ang nagkukwento niyan, ha? No? Pero ang ikli daw, 2 minutes lang ba kayo mag-on? Ilang minuto na? Para nag-on kayo. O sige, tayo na. Nung malaman ng nanay niya, break na tayo. Ganun ba yung nangyari doon? Di ko alam nga eh. Oo. Hindi, siyempre, yun yung time. Yun yung time ng Just Say You Love Me ni Rowell. Rowell. So, si Kuya Rowell masyadong tahimik eh. Ang ganda-ganda ni Miss Pop Fernandez. Oh, ngayon? Anong kwento? Wala naman. Hindi gawa ko na lang. Talaga namang hindi naman tayo manliligaw ng basta-basta, diba? Okay. Ba't kayo nag-break? Paano yung break? Paano naman? Siyempre, hindi naman mahirap. Mahirap naman kasi hindi ko naman naglalabas din dahil kay Lola. Diba? Para dumaan ka kay... Sa karayom. Butas ng karayom. Tita Dulce, kahit pa paano, kabarkada ng mama ko. Ah. Diba? Si Lola medyo strict to. Naku, although mabait naman si Lola.
Oo nga, pero you know, it doesn't help na ang hit mo, ang title, babaero. Oo. Oh, mahirap yun. Mahirap. Parang kahit anak ko yun, parang sa iba na lang pwede. Maricel Soriano? No. Totoo ba? Taray Teroy. Taray Teroy Days. Ano naman ang tao yun? Pero totoo yun, ha? Yung mataray talaga si... Lagi ako nahuhuli. Ganon. hindi naman sa nahuhuli, yung mga akala lang niya. Yun yung kwento ng ano, ng alam babaero. Alam mo, clickbait ko yan, ha? Yun yung clickbait kwento. Randy Santiago, sinapak ni Maricel Soriano kasi nahuling ng bababae. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari. Paano magalit si Maria? Never ako nasaktan ni Maria. Natatalakan ka lang. Natatalakan yung mga basic duda. Pero wala, mabait naman si Maria eh. Oo, namimilipit ka na. Sige, change topic hindi. Na tayo. Wala. Tony Rose Gaida. Oh, ano? Kayo rin. Hindi. Oh? Wala, hindi ko naman naging... Ah, hindi. Hindi. Si okay. Oh, so chismis lang pala yun. Naging akala nila kasi, during lunch date, akala nila, di ba parang naniligaw or something. Pero kaibigan natin si Tony. At Chris Aquino. Wow. Si Chris Aquino naman, date lang ako. Naging date lang kami sa ano, sa prom niya, sa junior prom. Inano lang kami kasi wala siyang magiging date syempre. So pinair lang for the occasion. Oh wow. Mm-hmm. Edi pinagtitinginan kayo. Yun kasagsagan ng babaero yun eh. Ayun. Pagkatapos syempre nakakahiya naman. So sinundo ko siya sa Malacañang. Ang daming pasabog ni Randy. Hanggang dun lang yun ah. Ang bait wala ko. Wala naman ako ibig sabihin. Ang dami lang trivia na hindi alam ng tao. Sa totoo lang kasi, mahihiyain din ako. Like for example, if I pursued, di ba? Kunyari, pinursu ko si Tita Chris, di ba? Parang hindi ko kakayanin eh. So, paano mo naman naispatan si Marilu? Ang kwento... Nakita mo siya kahit ang kapal ng shades mo, kahit madilim, nakita mo pa rin siya. Paano nangyari yun? Mr. M ang direktor. So, faces ang kinuha. Yung mga talents ng faces. So, yun yung ginagawa namin yung MTV ng babaero. Pagkatapos, okay. siya yung nag-aasikaso dun sa mga ano, sa buong mga 40 babae ang gaganda. Okay. So, sabi, parang ganon. Siyempre, lahat ang gaganda. Tapos, andun siya. Ayun, yun lang ang kwento. Natiis niya yon na ang mga babae naglalapitan sa'yo lahat? Yun naman yun yung naging karakter niya. Kumbaga, di ba? Hindi siya bumitaw sa ganun. Tsaka hindi tumatabi sa akin yun. Pag naglalakad ako, nandun lang sa likod. Hindi siya yung tatabi. Kaya nga nung kinasal kami, 1996 na. Kasi baka hindi matanggap ng tao. 1988 girlfriend ko na, tapos mag-aasawa kaagad ako. Wow. So during that time, yung mga babaero hindi magbabago. Alam nila may girlfriend pero hindi kakasal. What? Diba? So, hindi alam ng tao yun. Alam. You enjoyed your bachelorhood before you decided to get married. No, we were together already. So hindi naman bachelorhood yun. Oh, okay. So ibig sabihin, ano lang, yung proseso of getting married. Para lang malinaw, lahat ng itong babaeng binanggit ko, bago yan si Marilu. Yes. Anong pinakagrabe, ito lang, pinakagrabing episode ng selos ni Marilu sa'yo? Marami. Marami siyang pinagdaanan. Totoo. So... Anong handle mo? Hindi ko na iya... Anong style mo? Marami ng huli, mga ganun. Ah, mga ganun. So, wala namang, walang artista. Ah, walang okay, artista. Okay. So, yung mga basic, alam mo na, mga lalaki, di ba? May mga kuning-kuning, mga ganun. Correct. So, pero as in with everyone, wala namang buhay na perpekto. I mean, so far, sa napag-usapan natin, parang you've led a charmed life. Pero hindi rin nakaligtas ang isang Randy Santiago sa mga dagok sa buhay. Tulad nating lahat. So yun naman ang pag-uusapan natin next. We'll be right back.
Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng yan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! Special occasion. Ay, special ang aking tinola. Bakit naging special ito? Dahil sa ingredients. Dapi! Nasaan ka na, Dapi? Wala pa rin ba talaga nakakita niya kay Dapi? Ano si Dapi? Ang sarap na itong tinola mo. Lalo na ito yung chicken, ha? Mm. Hindi yan chicken. Pato yan. Pato? Ang ibig kong sabihin, yung kinain ko si Dapi ko! Dapi! Makape ka naman, kaibigan. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Kamusta mga kasarkada? Samahan niyo kami sa aming mall show. Nagagawin sa Santa Lucia Mall, Kainta. This coming March 9 na, Saturday, alas 3 ng hapon, makakasama rin namin si Miss Ara Mina ng Magandang Araw. Tara na't magsama-sama tayong magkantahan, magsayawan, mag-games at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina kami! Gina kayo! Please come and join us because we're excited to meet you all. Dito mismo, Kasarkada! Nasa Rurok ng Tagumpay at hindi pa nakontento sa entablado, concert, TV, movie, pag-host, nagnegosyo pa siya. Uy, nagpupunta ako ng Ratskis dati. Sinong nagdadala sa iyo doon? Eh, naku, pumupunta ako mag-isa, ano ka ba? I can buy myself flowers, no? Oo, pupunta ako doon mag-isa, ganyan. Saan branch? Diyan sa Timog. Yo. Tumas Morato. Tumas Morato. Oo, laki-laki Ratski. Tapos ang 4 branches ka pa noon. Yes po. Right? It started in 1997. Oo. Sa isang mas maliit na lugar sa Green Hills. Right. Oo. So, yung space was given to us by Giftgate, Tito Virgie. Sabi niyan, medyo bukas. Sabi niyan, ninang ko rin yan eh. Ninang Virg, hiramin namin to, sayang. Diba? So yun, so ang partners ko, yun sila Ivan, yung mga anak ni Tita Virgie, and the rest of my group. We were 7. Oo. So, sa sobrang lakas nung first branch, nakuha namin yung ROI in 3 months. Wow! So sabi namin, anong nangyayari? Ang dami-dami. MTB days yun eh. Kaya lakas ang tao. So we had to get the other space. Oo. So madaling salita, sobrang lalong naging times 2. Oo. Ang naging problema, sisirain na yung Green Hills. Oh. After 2 years, parang gano'n, sisirain ng Green Hills. Sinabihan na lipat na kayo, tatanggalin, isasarado na to. So we had to transfer to Malate, yun. Okay. At doon na, yun yung mas malaking Ratski na. Oh. And that started it all also. Pagkatapos from yung Green Hills, pinatayo ang Malate. Yung Malate, pinatayo ang Cebu. Yung Cebu rin, at ng lahat, pinatayo ang Morato. Ayun. So, ang dami, kaya apat. Kaya lahat ng mga banda na ngayon na magagaling, ay galing din sa Ratski. Talaga? Aso talaga may performance kasi. Every night. Oh, every night. Ang dami mo rin natulungan. Every night, yes. Diba? Mm-hmm. O yun lang ang problema, kasi meron ka pang isang karera, hindi mo natutukan. Ayun ang mga nagiging problema pag magiging negosyo. Pag lumalaki yung negosyo, naging ano, naging problema rin sa'yo? Mga gano'n? Nag-negosyo ka ba? Oo naman, naloko na rin ako. Ano ba? Natakbuhan na rin ako ng kung ano-anong mga amount na ganyan. Diba? Masakit, so, diba? Masakit. Masakit aminin na naloko ka. Diba. That's one thing. Pero another thing yung... Ang laking pera. Ang laking pera.
Hindi ba pinaghirapan mo din naman yun? Magkano ba ang nakulimbat sa'yo? Nako, million-million. Siyempre, if you're talking of 3 branches. So, kaya pinasarado ko yung 3 branch dahil hindi ko kakayanin. Parang, teka, ikwento mo. Anong nangyari? Marami. Sinong nagnanakaw sa'yo nun? Hindi ko nasasabihin ko sino, pero... I mean, how did they do it? Oo. Basta nakarating na lang sa atin na... Yun, yung mga... Yung mga tao doon sa loob. Si Rans, baka hindi mo alam, may mga ganito mga nangyayari sa loob ng Ratsky. So, pag nag-imbestiga ka talaga, malalaman mo. So, true enough. Lahat ng umiikot na yung pera, iba-ibang kumpanya yun eh. Ibang korporasyon yung Malate, iba yung korporasyon yung Cebu, iba yung Morato. So, ibig sabihin, madaling salita, dapat hindi nagpapalitan ng pera yun dahil kanya-kanyang pera yun, di ba? So, it happened, umiikot yung pera. Sabi ko, ba't nangyayari ito? Siyempre, may mga partner, answerable din tayo sa mga partners natin na iba, di ba? So, yun. So, well, dagok din talaga yun. Dagok. So, anong sinabi mo sa sarili mo? Did you still go into business kahit na nagkaganon ka? Ngayon, gusto kong bumalik. Marami kasi nagsasabi, ituloy mo yung Ratsky dahil ganon. Sabi ko, pag-aaralan ko mabuti, ang importante yung likod eh. Yung harap, madaling magpasok ng tao eh. Pero hindi natin gustong maulit-uli yun ng dagok, ika nga, di ba? So, we'll have to be very careful this time, di ba? Correct. Pero malay mo, meron palang chance na mag-open ulit ang Ratsky. Sosyo ka na. Ha? Alam mo, okay lang. Humingi na pera. Kaya, sosyo ka na. Okay lang ang sosyo, pero ayoko yung sosyo tayong niloloko, no? At nako, mahirap yon. Pag-aralang mabuti. Yun, di ba? Kailangan pag-aralang mabuti. Pero very soon. Alam mo, yung pera, sabi nila, okay lang yun eh. Kasi kikitain mo rin naman yung pera, di ba? Sabi nga nila, lahat na mangyari na, wag lang yung magkasakit. Yung pinakamasakit para sa isang magulang, yung anak mo ang magkasakit. Right? Correct. At nalaman nyo ng marami na si Ryan, at that time, labas-pasok. 4 na taon ba? Yes. Sa ospital? Kailan nalaman na may sakit siya? Papunta siya, nagpaalam siya ng papuntang Boracay, Lay Boracay, di ba? Mga, siyempre, mga kaklase niya pupunta. So, nung nagpaalam, yung mata, gumanon. Kanyari, mata mo, imagine, gumanon yung mata. Totoo? Mm-mm. So, yung iba, siyempre, talent nung iba yun, di ba? Ginagano nila yung mga binodokling nila yung mata nila. Pero, na-shock lang kami, bakit gumanon yung mata, naiwan, mga ganon. So, wala naman kaming, hindi mo maiisipin utak kung anong problema doon. So, diretso siya ng Boracay for a week with the friends. Wala naman. Okay. Wala naman eh, wala namang naging problema eh. Mm-mm. So, until na, nung pag-uwi na, siyempre, papaano mo sa doktor, they found out. Kaya nga naiyak si Marilu, di ba? When she found out, it was multiple sclerosis, MS. Okay. Ako hindi ko, wala akong alam sa yun. Ano nga ba yun? Ano ba ang MS? Yun nga, yun yung demyelinating disease na doon sa utak. Yung mga na, yun, natatanggal yung ano, yung parang rubber ng bawat utak. Ugat. Yung ugat ng bawat utak. Yun. So, kumbaga, nagiging copper to copper hanggang sa gumaganon. So. So, 4 na taon ding nilabanan ni Ryan ito? Yes. Patapos na ng college yun, ha? Mm-mm. So, ibig sabihin, halos patapos na. Pero pinaglabanan niya, nilabanan niya eh. So, he was working out after the operation kasi nagkaroon ng shunt eh. So, yun. He was working out? He was working out. Kumbaga, desidido si Ryan mabuhay. Yes. Oo. He wanted to live. Oo. Eh, kasi hindi naman natin alam eh kung hahaba-hahaba MS, di ba? So, yung iba nga, nakaka-survive kahit papaano, di ba? Pag naririnig mo yung mga kwento ng iba. Yeah. Paano mo tinawid yun? I mean, ikaw bilang magulang, ang hirap yung lalabas ka ng bahay, alam mo yung anak mo may sakit. Was it because yung pag-asa na gagaling siya, di ba? Yun, totoo yun. Oo, yun ang gasolina mo eh. Correct, oo. So, yun ang pinanghahawakan natin eh, yung talagang gumaling at gumaling. So, siyempre, I was working, di ba? Heavy on directing Willie.
ano ba ang mga ginagawa? Marami akong ginagawang directing eh. So ibig sabihin yung utak ko nandun sa pagdidirect and yet ayaw mo makakarinig ng nagri-ring yung telepono na biglang papapuntahin ka sa ospital, yung mga ganon. So yun yung mga, after that, after work, I usually go to the hospital already. Para lang magugo, ano na. Okay naman siya eh. So yung mga ganon eh. Kaya, kumbaga, very promising, ika nga, di ba? Pag yun, ano mo, sana gumaling, lalabas at lalabas. Lumalabas naman siya many times. Tsaka marami, mahaba-haba na kasama naman namin siya. Right. Pero big to sabihin, yung mga biglang sudden na biglang hihina, yung mga ganon, pupunta na naman sa ospital, especially towards the end. Right. Yun. So paano yun? Ang laki ng gastos. Ang laki ng gastos. Pero yung sasabihin niya pa, yayakap siya. Yun yung, di ba, yung especially yung first part, sabihin niya, umiiyak siya, tapos sabi niya, pasensya ka na, laki na ng ginagastos mo. Umiiyak nga. Tapos sabi ko, wag mong iintindihin yung pera. Ang dami tayong mga, kahit pa paano nagtatrabaho, i-pray lang na hindi mo wala ng trabaho si Papa. Para matapos na ito, yung mga ganong, tapos yun. So, ganun lang siya. So, okay ko, pray ka lang ng pray. Para. So, towards the end for MS, hindi nakakapagpaalam? Paano yun? Ano yung huling yung mga usapan bilang mag-ama? Wala naman yung mga yakap na masasarap na, kasi towards the end, mga payat na siya eh. Payat na siya, talagang payat na eh. Medyo pagkatapos nasusunog yung balat niya because of the antibiotics and all. Di ba? Ang dami mga pinapasok sa loob. So, yun. Medyo masakit pero siyempre anak mo yun eh. Di ba? Yung gusto lang niya, yakap, yung mga ganon. But you don't have any regrets about the medical management na hindi nyo pinadala sa Amerika, etc., etc. Wala naman kayong regrets na ganun? Walang ganun because we had the best doctors in the Philippines. So, nandiyan si Dr. Kuanang, Joven Kuanang, was on top of it. Mm-hmm. So, ang mando niya, lahat magagaling naman. How many years Saint ago? Luke's pa, St. Luke's yan, ang nagpapatakbo nun. Oh. 19, so it's been 7 years since 2017. Ah, 7 years. Pero masakit pa rin. Nagtatanong ka ba minsan bakit kayo? Bakit sa pamilya mo nangyari yan? Ayoko na magtanong, hindi rin ako makakakuha ng sagot eh. So tatanggapin na lang natin whatever it is eh. May mga kaklase tayo na last week lang kasama natin, 'di ba? Tapos, the next, after a week, wala na, di ba? So, hindi mo alam, yung mga magaganong ka na lang eh. So, you wouldn't know. So, like for example, ako, healthy ko, on wood ulit, di ba? Right. So, yung mga ganon. Pero post Ryan, of course, he'll always be there with you. Yes. How did you recover as a family? Nag-travel kayo? Nag-bonding kayo? Paano kayo naka-recover? The process mahirap kasi dahil matagal yung iyakan, especially going papunta ng birthday. So he left us August 13. Papunta ng birthday niya in November. So the very first, di ba, iiyak at iiyak mo, pati mga barkada, no? Nandun sa bahay. It took us like so many years. Teka muna, wala ka pang apo, right? Wala pa. Wala pa, okay. Pagka meron, you Wait, think man. So, coming soon? Ayaw na eh. Ayaw ng mga anak kong magkaanak eh. Totoo? Talaga? Hindi ko. Pero may mga asawa na? May mga girlfriend. Ah, okay. Hmm. Si Ray ko lang girlfriend pa. 22 okay. Medyo heavy on ano, yung mga trabaho. Okay. Which is good, sabi ko. Eh, ayos siya. Huwag mo nang madaliin. Hindi nga. Di ba? Huwag mo nang madaliin. Pero iba yung may apo. Totoo yun. Totoo yun. Yan ang magiging... Kumuha ka ba ng aso? Sana may aso ka. Marami may aso. Dog. Ah, okay. Kaya ngayon din sinasabi ko, kasi pag-aakap ko yung mga ano natin, mga alaga natin, sabi ko sana kung nandun may kasama si Ryan sa tabi niya. Pag iniisip ko, kasi ako pag albawa, yung nagtatrabaho lang ako, pag nag-work ako, tapos andyan lang, umiikot lang yung aso. Oh. Dalawa nga yung nilalaro ko eh, di ba? Oh.
at least hindi ka maano, right, maiinip. Oo. So yan ngayon ang mga libangan mo, yung sa mga dogs mo. Oo. Golf especially. Ayan. Oo, so oo. So what makes you happy these days? Marami naman. Like? Marami naman. Like diba? Ano? Yung life, di ba? It is parang it's treating you well. Uh-oh. You have a lot of shows kahit pa paano, yung nakaka-tour ka pa. Yung tiwala ng tao for you to be still there. That's yung true, bang, no? Oh. Especially for a performer like you. Siyempre, iba pa rin yung kahit na medyo easy-easy ka na lang, eh, nagsasaintablado ka pa rin. Yes. Diba, oh, no? Oh, oh, oh. Eto na nga. Magkakaroon na naman siya ng concert. How exciting. Correct. Saan gagawin? Sa ano? PICC Plenary Hall. Wow! Eh, nakakatuwa nun. Doon ako nag-graduate. Teka muna, wag mo muna ikukwento. Ah, sorry! Pupunta pa tayo ng golf course. Okay, sandali okay, lang. Okay. Art. And I'm PJ. Tara! Samahan niyo kami! Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in... Dito lang sa Net25. Bakit may mansa pa rin? Nalunod mo nilagyan ng ink! Ink ba to? Ay! Ano to? Love, Boss Leng, and Tali. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng yan at iba pa. Ano sa palagay niyo? Year 3 na! Let's get together sa Net25. Sa Net25. Kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Yes. O Gen Z. NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! So, let's just always choose to be kind. Kaya umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Oras ka madalas mo pumapalo? Early morning? Early or? Morning kami lahat. Ang, early morning. Ang usual tee off dito. Kunyari, mag-shotgun kami sabay-sabay. Especially yung mga pag mga tour. So hanggang tanghali na yun? Hanggang hopefully. 18 kasi holes yan. Pag dito sa Camp Aguinaldo, mga 6:30 nag-uumpis. Pero pag yung mga ibang mga... Pag mga ibang mga patour namin. Oo. Mga usually mga 8 a.m. Wow. Hanggang may araw.
Totoo. Hanggang may araw, papaalo yan. Hindi, tsaka pag, ang pakay ng mga yan, barkadahan sa gabi pagkatapos. Correct, correct, correct. Si Marilu hindi nagugol. Hindi. Eh, dapat ituto siya. Yung anak ko, yung isa yung bunso, sama ko lagi. Siyempre, bago magkaapo, kailangan mag-concert. Kailangan habulin natin. Tama. Di ba? Bago maging lolo. Pagka naging lolo ka na, anong gusto mong tawag sa'yo? Lolo Radsky! Ah, ganun lang. Lolo Radsky. Lolo Radsky talaga. Malayo pa yun. Malayo pa. Parang yung mga anak mo ayaw, ano? Parang ayaw pa nila eh. Oo. Si Raphael is 33. 33? Mm-hmm. Pero wow. Si Raiko, 22. Okay. Mm-hmm. Eh, ganun yata ang mga bata ngayon. Oo, they take ganun. Their time. Yung panahon nila, di ba? Ano ba? Isang millennial, isang Z. Right, diba, right. Si Raiko, si Z na yata. Hindi, ini-enjoy ng mga kabataan kasi ngayon yung kanilang income. Correct. Trabaho. Totoo yan, ha? Totoo. Maipon sila ngayon, maipon. Yes. Matravel. Matravel. Correct, ganun. Correct, correct. Gusto correct, nila good life. Tama yan. Pero dapat magka-apo ka at some sana, point. Sana. Sana, no? In sana. The near future, ha? Magandang yeah. Siguro mga 2 taon sana. Di pa naman halata. Eh, kahit pa paano. Di ba? Pag ikaw ba, nag-go-golf ka, ikaw may dala ng, ano mo, o may kadi ka? Hindi. Siyempre, may naka, yung ano, yung mga gamit namin, nasa cart. Ah, nasa pero cart. Pero as much as possible, kesa no, nagda-drive kami o sumasakay kami ng cart, nilalakad na lakad na lang. Especially dito, na napakaganda dito. Oh, sa Camp Aguinaldo. Maraming salamat sa Camp Aguinaldo. Oo, ang ganda ng Aguinaldo, lalo na sa hapon, yes. Ano? Very beautiful. So, ano aasahan namin sa'yo? Maliban sa wow, baka soon magbabalik ang Radsky. Yan. Restaurant and entertainment place. At kasama right? Ka na doon. Pahingi ng feasibility study, ROI. Kailangan 3 buwan babalik ang pera. Okay. And of course, he will always keep fit. Yes. Diba? Trying, siyempre. Habang mahirap na yung metabolism ngayon, kailangan dapat diet, kailangan nagda-diet ka. Pero galaw-galaw ka pa rin. Ay, ito, hindi. May nakakagalaw naman. Oo, oo, oo. Hindi naman sobrang galaw-galaw na gano'n. Oo, okay. And of course, his upcoming concert. Yan. Okay, ano ngayon ang mangyayari sa concert na yan? Ang gagawin namin treatment para sa plenary. Isipin mo na pagpasok mo ng plenary, the whole night, they'll be listening to music. Oh, nice. Na kami ang gumagawa, na kami mismo ang gumagawa. Kailan naman ito? April 12 po yan. April 12 sa PICC Plenary Hall. Oh. Ang title niyan, Icon. EYE. Icon. Icon. Mm-hmm. Ayun. Uy, congrats. Alam mo, dami mo na rin pinagdaanan sa buhay, Randy, no? Correct. Pero, kumbaga, parang blessed. It's a blessed life still because biro mo yung rurok talaga ng tagumpay, yung mga pinagdaanan mo at nalagpasan mo ang mga dagok sa buhay and here you are looking like this. Thank you. And then the return of the comeback. Hindi naman ako nawala. Hindi naman nawala. Pero gusto namin makita yung tumatalon-talon ulit sa entablado. Kahit pa paano, 'di ba? Yes. Sa next ang tawag natin diyan yung last stretch. Eh. Oo. Di ba? Hindi naman pwedeng gawin at gawin ko hanggang mga 70 ako, di ba? Ngayon na. Ngayon na. Now is the time. Kaya manood na sila siyempre sa ano, sa April 12. Right. Dahil doon natin ibubuhos yung of course lahat ng mga nalalaman natin. Naks naman. Ang dami na niyang alam, wag lahat ah, censored yung iba. Okay. Okay, what is your secret to success? Yan na lang ang aking nakaw! Panghuli. Siguro yung pakikitungo na lang. More than anything else, yung pakikitungo sa tao, how you handle yung mga paano makipagkapwa-tao sa mga nakakasama mo sa buhay. Marami nagsasabi ng ganyan. Oo, kasi mahirap naman yung talent at lahat, ang daming magagaling. Pero kung wala kang pakikisama sa mga kasamahan mo, eh hindi ka tatagal at siyempre. Hindi ka kukunin. Importante. At makalayasan ka. Importante, marami kang kaibigan. Wala kang nasasagasaan, wala kang... Of course, aside from that, kailangan dapat focused ka. Galingan mo yung work. Galingan mo yung work. Yun ang importante. That's the most important. Oo, wag mong pababayaan yung trabaho. Well, you're a graduate. Congrats. Congrats, 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 congrats. Pero ito, hindi pa tayo tapos. Dahil pinangako namin sa inyo na ang pinakahihintay ninyong sandali ng aming interview ay sa wakas masilayan kung anong nasa likod ng lente ng shades. Ayan. Ni Randy Santiago. Handa na ba kayo? O eto na. Hindi, tsaka dito ko lang gagawin. Oo, dito lang talaga.
Dito lang talaga, sabay tayo. 3, 2, 1, go! Oh!